Huwag ka na magdanggang tumakasara! Hindi ka masasaktan kung ikay susuko sa amin. Ngayon pa lang ay masasabi kong ganap ka na nga ang nagtagumpay. Pagkat maaari mo nang angkinin ang lahat ng dais mo sa puod na ito. Hindi maaaring mawala sa akin si Bagali. Bakit hindi mo pinagtapat kay Maya na kayo at si Bubagali mag-asawa na? Ayoko madagdagan ng kanyang kapikuan. Simula sa araw na ito, ako'y inyong tatawaging Hara Lamitan! Hindi mo mapipilit na karamihan dito na kilalanin kayo sa pinuno, lalo na't wala kang basbas sa ibang nakakataas sa buod na to. Ang susunod na makakalaban natin ang iyong kadugo, ang iyong iloy. Kanino ko pa mahihingi ang basbas ng mga babaylan kung ang kanilang pinuno ay tinakasan na ng bait? Kung sino man ang sumusunod sa katungkulan ng punong babaylan, ay siya na rin ang magiging bagong pinuno nila. Kung nasaan naroon si Bagani at maging ikaw, naroon ako sa inyong tabi. Sino sa inyo si Asinas? Magsalita na kung ayaw niyong masaktan. Ako ang hinahanap ninyo. Kung ganun ay sumama ka sa amin ngayon din. Saan ako dadalhin? Ano nang lagay ng Ginoo? Wala na siyang pag-asa pa. Hindi maaari. Hindi maaari mamatay ang aking ubo. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Nakikiusap ako. Gawin niyo ang lahat na makakaya niyo upang mailigtas siya. May paraan pa ba? May isa pa tayong magagawa, Amaya. At batid kong alam mo rin ito. Isang paganito ang kailangan isagawa upang hingin sa mga diwata na sagipin ang dungan ng Ginoo. Ako ang gagawa ng paganito. Upang makaligtas siya, gagawin ko ang lahat. Namumukhaan kita. Isa ka sa manghihimagsik na kasamahan ng mga nagsipag-aklas. Ngunit hindi kita maaaring saktan, lalo na tapag-alaman namin na ikaw na raw ang maaaring tumayong punong babaylan. Lalo na't si Hiluway ay tinakasan na ng bait. Anong kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako nais makausap? Kailangan nilamitan ang iyong basbas upang kilalanin siyang bagong hara sa puod na ito. Dian, paumanhin. Ngunit hindi ka na nga pala isang Dian, kundi Hara. Hindi mo pa ako maaaring tawagin sa karangalang yan sila. Pagkat hindi pa ako kinikilalang pinuno sa puod na ito. Huwag mo nang isipin yan, Hara. Pagkat patid ko na igagawad sa iyo ng mga babaylan ang kanilang basbas. Ngayon alam ko na kung bakit binuhay pa ninyo ako. Yun ay dahil may kailangan sa akin si Lamitan. Kung ipagkakalob mo sa kanya ang iyong basbas at iwawaksi ang mga nagsipag-aklas at ibibigay mo sa kanya ang iyong katapatan, mananatili kang buhay. At ikaw ay maupo bilang pinuno ng mga babaylan. At sa inaakala ba ninyo ay bibigay ko kay Lamitan ang aking paggalang at pagkilala? Dato, kung inyong mamarapatin, nais ko munang makausap si Asinas. Gawin mo lahat upang sumang-ayon siya sa aming nais. At kung hindi, masasaksihan niya kung gaano ako kalupit. Siyang dapat mangyari. At natitiyak ko
nakikilalanin ako ng mga babaylan. Lalo pat batid nila na hawak ko ang kanilang buhay. At kapag nagyari yon, magagawa ko na ang lahat ng aking naisin bilang bagong pinuno sa buod na ito. Punong babaylan, wag na wag mo kong tatawagin punong babaylan. Sapagkat hindi ko nais tanggapin ang katungkulang yan. Kailanman, hindi ko maibibigay ang aking paggalang at pagkilala kay Lamitan. Ngunit kung hindi mo siya tatanggapin, ikaw ay papaslangin. At kung sino man ang susunod sa iyong babaylan, ang siyang hihiranging pinuno namin. Walang saysay kung ikaw ay mapapaslang dahil lamang sa iyong paniniwala, Asinas. Ang mahalaga ay manatili kang buhay upang patuloy mong mapaglingkuran hindi si Lamitan kundi ang ating puod na siyang pangunahin nating katungkulan. Kaya ibigay mo na ang inihingi nila, Asinas. Nang sa gayon, mailigtas mo ang lahat ng mga babaylan. May isa ka pang suliranin, Dian. At kung malalaman ng lahat na siya'y ligtas at buhay pa, tiyak na makakasagabal siya sa inyong mga ninanais. At sino tinutukoy mo, Apo? Si Hara Lingayan. Bihag namin siya. Buhay pa si Hara Lingayan. Bakit siya huminto, Alinsina? Sapagkat ay ang malaking puno na iyan ay ang pinili ni Umbo Amaya upang maging dakit. Patid kong ang punong ito ay siyang tirahan din ng mga diwatang nanahan dito sa lupa. Kaya't naparito ako upang ibigay ang aking alay. Nang sa gayon, matulungan niyo ako upang ibalik ang dungan ni Bagani. Tanggapin niyo ang aking alay. Mga Uripon, magsilabas kayo. Alis! Nasaan si Lingayan? Siya ay nasa aking balay. Doon namin ikinulong ang Hara. Mayroon pa bang ibang nakakaalam na siya ay inyong nabihag? Wala, Dian. Mainam kung ganon. Ngunit
Ngunit kung hindi pa sapat ang aking alay, nais kong ialay sa iyo ang sarili kong dugo upang maibigay niyo agad ang aking inanais. Malapit nang matapos ang iyong paghihirap. Anong ibig mong sabihin? Magsalita. Malapit na tayong magkasama. Malapit na tayong magkita muli. Ngunit hindi na dito sa lupa. Kundi sa sulad, aking mahal. Kaya't huwag mo nang sayangin ang nalalabi mong lakas. Pagkat kakailanganin mo yan. Mahinga ka na, mahal ko. At sa muli mong pagdilat, ay babalik ako upang sunduhin ka. Mahal na mahal kita, Lingaya. Ating kahihinatnan. Hindi tayo patatawarin ng iyong iloy sa kinawa nating pagtalikod sa kanya. Batid kong kamatayan ang ating kahahantungan. Huwag kayong matatakot sa inyong buhay. Pagkat ang mga natatakot lamang ang nawawala nito, alalahanin niyo, hindi patuluyang nalupig ni Lamita ng mga nag-aklas. Kaya buhay pa si Amaya. Umbo, Amaya. Ano? Alinsina? Anong nangyari sa akin? Nabalan ka ng malay, Umbo, Amaya. Matapos mong sugatan ng iyong pulso. Ang aking bato? Naglaho ang aking bato. Ang iyong bato kayang kalasag ng iyong katawan. Kaya ito nawala sapagkat kinuha ng mga diwata upang ipangtubos sa Ginoong Bagani. Ang ibig niyong sabihin,
ay nagtagumpay ang iyong pagganito, Amaya. Ligtas na si Bagani. Salamat sa mga diwata at sa mahal na Leon. Binalik niya sa akin si Bagani. Ama, bakit ganyan ang tingin ninyo kay Amaya? Sapagkat sa pagkawala ng kanyang batok, ay nangangahulugan ding madali na siyang magapi ng kanyang mga kaaway. Ano lang yung nararamdaman? Kailangan mo ba ng tubig? Saligyan mo ako. Nasaan tayo? Nasa banwa tayo ng mga lumad. Kung saan nagkakalaw si Amaya. Si Amaya? Nandito si Amaya. Bagani? Patid ko ngayon lamang kayo makakapag-usap. Kaya't nais ko muna kayong iwan upang kayo magkaroon ng pagkakataon. Hindi ka, Jillian. Nais kong tayong dalawa na magpasalamat kay Amaya sa nagawa niyang pagligtas sa atin. Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin, Bagani. Ginawa ko lamang yun sa pagkakataon. Amaya. Kailangan namin mag-asawa. Pasalamat sa'yo. Bagani. Asawa? Asawa mo si Binayaan? Totoo. Yun ang totoo. Mag-asawa kami ni Binayaan. Natutuwa ko, Binayaan. Nakahanap ko na ng lalaking mamahalin mo. Ipagpaumanhin niyo kung nagambala ko kayo. Ako'y lilisan na. Bakit mo sinabi sa kanya na tayo mag-asawa? Bakit hindi magtatagal at nalalaman na nito? Higit na rin mainam. Sa akin ito kung galing. Sa halip naman galing ito sa iba. Amaya, bakit ka tumatangis? Hindi ba dapat matuwa ka pa pagkat ligtas sa si Bagani? Amaya. Dayaw. Si Bagani at Binayaan. Mag-asawa na. Tama ang tinuruan mo sa akin noon. Hindi ko kapalaran si Bagani. Sana noon pa mang kinalimutan ko ng nararamdaman ko sa kanya. Simula nang dalin ka sa balay na ito upang ikaw ay gamutin habang wala ka pang malay, binantayan na kita. Hindi ako umalis sa iyong tabi, kaya't naririnig ko ting tinatawag mo ang kanyang pangalan. Tinatawag mo ang pangalan, Nina? Ni Amaya, Bagani. Maging sa iyong panaginip, sinasamo mo pa rin ang kanyang pangalan. Kaya't hindi mo maikakaila sa akin. Kahit ako ay asawa mo na,
na hanggang ngayon ay... na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang iyong nararamdaman kay Amaya. Kaya... natutuwa ako at napagtanto mo na ikaw at ang ginoongan ay sadyang hindi magkapalan. Amaya, makakabuti ito para sa'yo upang makalaya ka na sa kanya. Nang sa ganun ay... mapansin mo naman ang ibang nagpapahalaga sa'yo. Nagpapahalaga sa akin? Amaya, sadya bang bulag ka at walang nararamdaman para sa akin? Kaya ba hindi mo mapagtanto na ako'y may pagtatangi sa'yo? Hindi ko alam na tinatawag ang pangalan niya. Hindi ko alam. Wala akong malay. Pagpakumanhin mo, kung nasaktan mo ang ito. Hindi mo nasaktan ang aking loobag, Ani. Pagkat simula pa lamang, batid ko na si Amaya ang tunay mong mahal. Kaya't hindi ako nagulat nang sambitin mo ang kanyang pangalan. Ngunit isa pa rin malaking kahibangan yan. Binihan, wala dapat ibang ngalan na sinasambit kundi ang ngalan ng aking asawa. Ikaw ang aking asawa, Binihan. Hindi na ito mauulit. Magaling, bakit mo pinapahirapan ang iyong sarili? Asawa kita, Binihan. Nais ko lang naman gawin ang tama. Amaya, mahal na mahal kita. At labis kitang itinatangi. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sa akin mo na lang ibaling ang iyong nadarama. At ipinapangako ko sa'yo, Amaya. Hindi ka naluluha kailanman. Punong babaylan, bakit mo pinagmamasdan ang iyong putong? Pagkat hindi pa rin ako makapaniwala na ako na ang pinuno ng mga babaylan, nailigtas ko nga ang aking sarili. Ngunit nilagay ko naman sa panganib ang buong puod. Tila yata nagyayabang na ang iyong kaibigan, lalo't nakuha niya na ang nais atin. Hayaan mo lang sila, Mitandual. Hindi ako papaya. E sa lamang ang magtamasa ng labis-labis na kapangyarihan. Papa? Huwag akong iyong alalahanin, kundi ang Hara. Batid kong biyag siya ng tao nilang Mitan. Hagkat mong aking mga kamay, sa akin ka kumuha ng tapang upang harapin ang nakatakdang magdanam. Nangahulugan ng habana, ito na ang aking katapusan. Kung ikaw man ay may utang na lupang tinatanaw, huwag na huwag mo nang aabalain pa si Amaya kung ayaw mo tayo na magkagulo. At naniniwala nga kayo na si Mbo Amaya ay nagbigay na ng pangako sa ibang lalaki, Ginoo? Bakit ko naman ito hindi paniniwalaan? Nilaslas ni Mbo Amaya ang kanyang pulso upang ialay sa mga diwata ang kanyang dugo. Ganon kayo kahalaga sa aking imbo. Ano bang nais mo sa akin, Pagani? Ikaw pa rin ang buwan na nagliliwanag sa aking kalangitan. Ikaw pa rin ang aking tala. Hindi mo nararapat sabihin sa akin yung Pagani. Sapagkat bana ka na ng aking kapatid. Ayoko na yung marinig mula sa mga labi mo!